Father Abe at mga kapatid na pari at Father Jersey, sarap pakinggan at masarap sabihin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Nakilala natin si Jersey bilang seminarista. Nakilala ko siya bilang estudyante ng JRI. Meron ho bang seminaristang sa loob ng pag-aaral sa seminaryo ay hindi dinaanan ng pagtatanong, pagkalungkot? Meron po bang seminaristang sa loob ng maraming taon sa seminaryo ay hindi dinaanan ng katamaran o crush sa babae? O gustong maggawa ng pamilya at nangarap na magkaroon ng sariling anak? Meron po bang seminaristang hindi inabot ang tamad sa pagdarasal? O kaya seminaristang hindi dinaanan ng pagtatanong, tama ba itong ginagawa ko? Meron po bang seminaristang napakabait at sa loob ng seminaryo, perfect seminarian, walang maibabato, walang kapintasan? Ang sagot po ay wala. At si Father Jersey po ay kasama dun sa mga seminaristang yon. 33 taon po ang agwat ko kay Father Jersey bilang pari. At ngayon, pwede na rin ako magtanong, meron bang pari na hindi tinamad magdasal? Meron bang pari na hindi dinaanan ng mahalay na isip? Meron bang pari na hindi natukso sa maginhawang buhay? Meron bang paring tuwing mag-homily ay nakahanda? Meron bang paring hindi nagagalit kahit kailan? Meron bang paring palagi na lamang nakangiti? Meron bang paring palaging masunurin sa obispo? Meron bang paring hindi nagdududa sa kanyang bokasyon? Ang sagot pa rin po ay wala. At si Father Jersey at ako, kasama dun sa mga paring yon, ang tawag po sa amin, kapos. Kapos palad ang bawat pare. Yun ang totoo. Kung kami ay tinimbang, palagi na lamang kaming kulang. At kapag kami ay sinukat, sukatin niyo si Father Jersey. Di ba kitang-kitang kulang? Palagi na lang kapos. Palagi na lang maikli. Palagi na lang kulang. At yun ang buhay namin. Yun ang aming pinagmulan. Subalit, sa kakapusang ito, ay mayroong nangyari sa amin. Kami ay kulang, kami ay kapos. At sa salita mismo ni San Francisco ng Assisi, alibughang hampaslupang makasalanan. Si Father Jersey at ako, yun. Alibughang hampaslupang alipin ang kasalanan. Subalit sa kabila ng lahat, kinaawaan ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos. Tiningnan, nakitang kapos. Sinukat, nakitang kulang. Mayroon pang mga nakitang tama naman. Mayroong nakitang mas matalino, mas banal, mas mabait. Kahit gwapo, mayroong mas gwapo sa kanya. Subalit, kinaawaan. Kinaawaan sa kabila ng aming pagiging kapos at kulang. Kinaawaan ng Diyos. At sa awa ng Diyos, siya ay naging pari kaninang umaga. Hindi paring pansamantala, kundi pari magpakailanman.
hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa wakas ng panahon, si Jersey ay pare. Hindi pansamantala, hindi 3 taon, hindi 50 taon, hindi 100 taon, kundi magpakailanman. At bakit? Dahil sa awa ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos kahit kapos. Kinaawaan ng Diyos kahit tamad. Kinaawaan ng Diyos kahit mahalay. Kinaawaan ng Diyos kahit marumi ang isip. Kinaawaan ng Diyos. Yon ang kwento ng bawat pari. At walang paring pwedeng humarap sa altar na pwedeng sabihin, karapat dapat ako. Sapagkat bago niya kainin ang katawan ni Kristo, bago niya inumin ang dugo ni Kristo, araw-araw sasabihin ni Father, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi ako karapat dapat. Bakit ako? At habang panahon, magtatanong ang pari, bakit ako? At habang panahon, ang bakit ako ay mananatiling walang sagot. Sapagkat ang awa ng Diyos ay misteryo para sa atin. Sabi ni San Juan Marie Vianney, hindi natin sukat maintindihan ang halaga, ang kabanalan, ang kataasan ng misteryo ng pagiging pari. Sapagkat kapag naintindihan na natin dito sa lupa, sasabog tayo sapagkat napakaliit ng ating isip, napakaliit ng ating puso, napakaliit ng ating katawan para namnamin, para dalhin yung kadakilaan ng misteryo ng pagiging pari. Kapos, alibugha, hampas lupa, alipin. Subalit kinaawaan. At hindi lamang kinaawaan. Ngayon, pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan ng kapangyarihang hindi man lamang ibinibigay sa mga anghel. Napag-isip-isip na po ba ninyo, hindi kayo pwede magkumpisal sa anghel kasi hindi pwede magpatawad ang anghel. Si Father Jersey pwede. Ang anghel, kahit makita ninyo at sabihin ninyo, gusto namin magkaroon ng misa, angel, pwede ho bang ikaw ang magmisa at gawing katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak na handog namin sa altar? Sasabihin sa inyo ng anghel, hindi ko po kaya, si Father Jersey na lang. Pati ang kapangyarihang magpatawad, pati ang kapangyarihang mag-alay ng katawan at dugo ni Kristo, ang kapangyarihang magbigay ng pagbabasbas, ang lahat ng kapangyarihang ito, hindi sukat akalaing ipagkaloob ng Diyos sa kapuspalad na tao. Subalit, tandaan ninyo, ang pari ay katiwala. At darating ang panahon, magsusulit ang pari sa nagtiwala sa kanya. Magkikita-kita tayo sa huling paghuhukom. Santo Papa, Obispo at pari at diakono, kasama sa huhukuman. Pinagkatiwalaan sa kabila ng lahat. Hindi lamang sa kanyang pagiging kapos, hindi lamang siya kinawaan, hinirang pa siya ngayong katiwala ng lihim ng kanyang kaharian. Katiwala ng misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Nakakaiyak, nakakapagtaka, di natin sukat akalaing ang isang tulad namin ay magiging pari. At bilang kuya, Father Jersey, tandaan mo, darating at darating yung pagkakataong ang tingin mo sa iyong sarili hindi lamang kapos, kundi sad-sad na sa alikabok. Darating at darating na hindi na tayo makatayo, sad-sad na sa lupa, at hindi nakapos sa kulang,
kundi parang wala nang pagsisimulan. Darating at darating ang pagkakataong sasabihin mong, may awa pa kaya ang Diyos sa akin sa kabila ng laki ng aking pagkukulang. Alam mo, Father Jersey, alam ng Diyos na pagkatapos ng ordinasyon, magtataksil ka pa rin. Alam ng Diyos na pagkatapos ng ordinasyon, madadapa ka pa rin. Alam ng Diyos na pagkatapos ng misa, pasasalamat na ito, dadaanan ka ng tukso at manghihina ka sa tukso. Alam ng Diyos yun. Pero kahit alam ng Diyos, tinawag ka pa rin niya at sinabing, kahit na, kung mangyari yon, iaangat ko siya, ibabangon ko siya, sapagkat ang tawag ko ay hindi magbabago kailanman. At kung dumating yung pagkakataong wala ka na ring tiwala sa iyong sarili, sapagkat sa pagkakilala natin sa Diyos ay ilalaglag na rin tayo. Kapag kapos na, Jersey, kapag mahirap nang magtiwala sa awa ng Diyos, kapag parang hindi na tayo karapat-dapat na pagkatiwalaan ng mga dakilang misteryo ng langit, punta ka sa dagupan, mag-usap tayo. Katulad ng dati. At mag-usap tayong magkasama at makipag-usap tayo sa Diyos. Sapagkat alam mo, Father Jersey, sa pagpasok natin sa kapisanan ng mga kapos, hinaawaang katiwala, kasama natin ang mahal na Birhen. Kapos din siya. Hinaawaan din siya. Katiwala rin siya. Kasama natin si San Jose, patron ng katedral. Kapos, inaawa ang katiwala. Kasama natin sina Moses, Propeta Jeremias. Kasama natin ang mga apostoles. Kasama natin ni San Pablo. Pare-pareho tayong kasapi ng kapisanan. Kapos, inaawa ang katiwala. Father Jersey, hindi natin alam paanong naghihintay sa iyo. Pero alam na alam ko, hindi ka pababayaan ng Diyos. At sana, ang tinig na narinig mong, Jersey, iwanan mo ng JRI, iwanan mo ng Letran, iwanan mo ng Orani, sumunod ka na sa akin. Sana ang tinig na yon ay ang tinig ding maririnig mo sa iyong huling hininga na magsasabing, Jersey, tapat na katiwala, hindi ka nakapos. Isinabuhay mo ang aking awa, maligayang pagbabalik sa tahanan, sa kaharian ng Diyos.